Hindi dapat, pero isa sa mga pinakamadalas na marinig sa vocabulary ng mga Kristiyano, yung salitang bawal. Bawal yan, bawal ito, bawal ang ganyang suot, bawal ang ganyang hairstyle, bawal ang ganyang kainin. Ano-ano ba ang mga naging bawal na gawin, kainin, isuot, puntahan, mula nang naging Kristiyano tayo? Ang pinakamadalas ko minsan na itanong kahit sa Facebook ng mga mananampalataya, bawal po bang gawin ito? Bawal po bang gawin yon? Masama bang gawin ito? Puro bawal nga ba ang buhay Kristiyano? Ating pag-aaral ngayon, pinamagatan natin, Freedom in Christ. Salamat Panginoon dahil meron po kaming laya sa ginawa ng iyong anak na si Jesus. Salamat dahil mahal niyo kami at kinalagan niyo kami ng marami mga tali at nais niyo mamuhay kami ng payapa, masaya, makabuluhan. Thank you, Lord Jesus, that you want us to have a life that is full. Now teach us. Teach us, Father, how to operationalize in our lives that freedom in your Son, Jesus. At kami na humihingi ng iyong pagpapala at pagtuturo ngayon ng iyong pangangaral, linisin niyo nga po kami, Panginoon, at patawarin sa aming mga kasalanan. Gawin niyo kaming marapat tumanggap ng pagtutuwid, pagpapalakas, pagtuturo ninyo dahil sa ginawa ng iyong anak na sakripisyo para sa amin. Father, we ask you to enable us to see your wisdom and apply this in our lives so we may live as free people, freed by the blood of Jesus and by the grace that comes from your heart, our Father in heaven. Lead us. Be our speaker. We ask you, Father, in the name of Jesus, our Lord, our Savior. Amen. We shall be reading from the book of Galatians, written by the Apostle Paul. We begin with verse 1. Christ has set us free. This means we are really free. Now hold on to your freedom and don't ever become slaves of the law again. Malaman ang salita na ito na itinuturo ni Pablo, lalo kung mauunawa natin yung historical and cultural context. You know, the Jewish people had been subject to the Ten Commandments. Yun pa lang, napakahirap ng sundin yung Ten Commandments. Pero hindi lang yun. Nadagdagan pa yon ng 613 na tinatawag na mitzvot or mga laws and regulations developed by the religious system over time. So, Ten Commandments plus 613 other laws and regulations. Napakahirap sundin. Halos pati ang korte at haba ng iyong patilya, tahin ang laylayan ng iyong damit, ilang beses kang darasal, maghuhugas ang iyong kamay, anong pwede mong kainin, hindi kainin, ano ang mga regulasyon sa mga babaeng dinudugo o merong monthly period, anong mga regulasyones dito at doon. Kaya tawag sa kanila, itong si Paul ay slaves of the law. Kasi niya, don't ever become slaves of the law again. Ang kausap niya dito ay mga tao from Galatia, people who were not Jewish, they were Gentiles. But they have become Christians. At ano na ngayon ang nagiging problema? The Jewish Christians who have a Jewish background but have become Christians are insisting that the Gentile Christians who were never Jewish at all now also not just become Christians but also observe Jewish traditions and laws. Kaya ang sabi ni Paul, aba, huwag kayong papayag na maging alipin pamuli kayo ng mga batas na napakarami. Sa Acts 15 verse 10, ang napakatalinong si Gamaliel, ang kanyang payo sa mga elders ng Israel, na ipinagpipilitan din na igiit ang kanilang mga matatandang mahirap sunding mga tradisyon sa mga Gentile converts, sabi ni Gamaliel, "Now why are you trying to make God angry by placing a heavy burden on these followers? This burden was too heavy for us or our ancestors." Nung batang-bata pa ang Kristyanismo ay meron na agad ng mga hidwaan, mga pagkakaiba-iba ng pananaw at mga gulo. Yung grupo ni Paul ay nagsasabing,
Huwag na nating pahirapan pa yung mga hindi naman dating Jewish, Gentile naman sila noon, naging Christian ngayon, maging Christian na lang, huwag nang ipapasan pa sa kanila ang mga tradisyon ng Israel na tayo naman hindi rin natin nasunod. At yon ay sinusuga nitong si Gamaliel na isa sa mga kinikilala at ginagalang ng mga official ng Sanhedrin nung kanilang ruling council. Sabi, bakit ninyo ginagalit ang Diyos? Bakit gusto ninyong ilagay sa mga balikat ng mga Gentile Christians yung mga kaugalian at kautosan ng ating lahi na hindi naman natin nasunod at hindi rin nasunod ng ating mga ninuno? So in Galatians, Paul teaches his Gentile converts a brand of faith that sets people free in Christ. And this is the kind of Christianity that would free people from the needless burdens of the law, just as Jesus had set them free from the needless burdens of the law. So Paul contends that the faith that gives them the benefits of faith in Jesus minus the burden of submission to outdate the Jewish laws should be observed. Ang gusto na lang ni Paul na ipadala sa mga Galatians ay yung kalayaan sa Panginoong Jesus, yung kapatawaran sa kanyang pangalan, yung grasya sa kapananalig sa kanya, at huwag nang ilagay pa yung carryover na tradisyon noong unang panahon. So Paul teaches his Gentile converts a brand of faith that sets them free from the laws, from the religious ordinances, and the cultural traditions of Israel. Paul urges his flock to fight for their freedom in Christ, to resist and reject pressure from the conservative Christians who impose on them the strict ordinances of Judaism. Yun ang napakalaking gera. Masusunod ba yung mga conservative elements of the church na sinasabi nila, hindi lang tayo Kristiyano, Hudyo din tayo. So dapat pagsamahin yung dalawa. At may mga nagsasabing hindi, kaya nga tayo naging Kristiyano, eh dapat na tayong makalaya sa mga kautusan ng Judaism na ni ang mga ninuno natin at tayo ngayon hirap na mang sundin. So sa pagpapatuloy ng Galatians chapter 5 verses 2 to 6 na sinulat ni Paul, I, Paul, promise you that Christ won't do you any good if you get circumcised. If you do, you must obey the whole law. And if you try to please God by obeying the law, you have cut yourself off from Christ and His wonderful kindness. But the Spirit makes us sure that God will accept us because of our faith in Christ. If you are a follower of Christ Jesus, it makes no difference whether you are circumcised or not. All that matters is your faith that makes you love others. So merong specific issue na tinatakel si Paul, circumcision. The specific issue, circumcision was a major issue for identity, for distinction, for separation. You know what happens at circumcision? The foreskin of the genitalia of men are cut, and this becomes a lifelong brand. Kailangan ng mga bagong panganak na lalaki, na bata, ay kailangang tuliin sila. So, kinakat yung part ng skin at hindi na yun bumabalik pa together habang buhay, kaya meron silang tatak. Bakit mahalaga sa mga Israelite ito? Kasi napakahalaga sa kanilang national survival yung identity. That means hindi sila dapat nakikilahi sa iba. Hindi sila nakikisalamuha, hindi sila nakikipagkasala, nakikipagmabutihang masyado sa mga hindi naman Israelite. At syempre, yung distinction na yun, dala-dala ng lalaki forever. Paalala sa kanya yon, hindi siya pwedeng umalis sa Jewish army. He cannot desert his army and join another nation's army because he is marked. He should not be marrying foreign women because he is marked. And in fact, the women of Israel were also forbidden to intermarry with other nationalities. Mahalaga kasi sa lahi ng Israel na yung kanilang identity ma-maintain. Kaya kahit nga sila naninirahan sa ibang bayan, hindi naman talaga sila nakikihalubilo ng sobra. They maintain their own culture. At para sila manatiling hiwalay,
the priests of Israel developed many traditions, many laws that will really force Israelites to be separate from the rest of the world. Iba ang pagkain nila. So paano ka naman pupunta sa mga handaan, sa mga piyesta ng ibang lahi kung ang pagkain nila hindi mo pwedeng kainin? Iba ang mamamaraan ng pananamit nila, ng paggugupit nila ng buhok. May mga oras sila ng dasal na hindi nila pwedeng i-miss. Paano ka naman sasama sa ibang lahi na maghapon kung may mga oras kang sariling dapat i-observe? Iba ang kalendaryo nila ng mga piyesta, hindi sila pwedeng makipiyesta rin sa iba. So, ibang-iba sila. Kaya nga ngayon, yung mga naging Christian na Gentiles, non-Israelites, na siyempre lumaki naman yung mga lalaki na yun na hindi naman sila nasi-circumcise, ngayong mga naging Christian na may nagpipilitan na kahit matatanda na ang mga lalaki ito, ipa-circumcise pa. At ito yung issue. Pero mga kapatid, hindi lang circumcision ang issue dito dahil yung circumcision becomes a symbol of everything else that held Israel separate from other nations. Separatist kasi ang Old Testament religious, political, and cultural policy of Israel. Kaya wala naman silang missions eh. Yung faith nila, kanila lang. Ang Diyos, kanila lang. Sobra nga silang nawalay at nahiwalay. Pagkatapos sasabihin ni Jesus, and you should bring the gospel to Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. You will be my witnesses up to the ends of the earth. So what did that entail? A worldwide mission. Na ipanganak tuloy itong issue na to. Okay, nung araw puro lang tayo Israelite na Jewish. Pero ngayon, ang Christianity was born out of the Jewish people. Now that you bring Christianity to non-Jewish people, ano nang gagawin natin doon sa convert ng Christianity? Gagawin muna dapat bang Jewish? At yun ang iginigit ng mga conservatives. Gawin din silang Jewish para maging Christian. Sabi naman ni Paul, hindi na, diretso na sa kanila ang grasya ni Jesus, diretso na sa kanila, no need for them to observe Jewish laws. But as we have said, the existence of the nation, the survival, was a hinge on identity. Dapat iba sila lagi. Iba ang kanilang katawan. That's why the men are circumcised. Hindi sila dapat magpadato, hindi sila dapat magkabit itong ganitong mga alahas na ginagamit ng mga hindi Israelites. Dapat ganito ang hairstyle nila, pananamit, pagkain, kalendaryo, pamumuhay, hiwalay. Pero ang lahat ng yon ay binasag ng pag-ibig ni Jesus. Tinanggal ni Jesus yung mga pader na naghihiwalay sa mga Israelites at sa mga non-Israelites. Tinawid ni Jesus yung boundary. Kaya si Cornelius, na isang Roman officer, isang Gentile, ay pinuntahan ni Pedro at nagkaroon din ng speaking in tongues nung nagpunta si Pedro doon para lang patunayan na yung speaking in tongues na naganap sa mga Israelites sa Jerusalem ay naganap din sa mga Gentile. Ibig sabihin, ang kaligtasan, ang pag-ibig ng Diyos, ang Espiritu Santo, para na ngayon sa lahat, hindi lang para doon sa mga Jewish Christians. Para rin sa Gentile Christians. And because the Gentile Christians were honored by the descent of the Holy Spirit that enabled them to speak in tongues, it follows that their culture will also now be honored and they don't have to change their culture just to become Christians. Ang totoo nga niyan, kung tutuusin, ang Apostol Pablo ang pioneer sa cultural redemption. Pinayagan niya yung mga mananampalatayang hindi naman Jewish na kung ano ang kultura nila, ituloy na lang nila, isama nila doon si ang Panginoong Jesus, ipasakop nila sa Panginoong Jesus yung kultura nila, hindi sila nagpapatuloy, edi huwag, basta Kristiyano na sila. That is really cultural redemption. You redeem the cultures of the nations and allow those nations to practice their Christianity in the context of their culture. Sa kahihiwalay nga nila, kaya halos akala ng iba, sila lang ang anak ng Diyos, sila lang ang mahal ng Diyos. Siyempre, mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Kaya sabi ni Paul sa Galatians 5:2-3, I, Paul, promise you that Christ won't do you any good if you get circumcised. If you do, you must obey the whole law. So tanong ngayon ng mga bagong Christians at Gentiles, Paul, magpapa-circumcise ba kami? Sabi ni Paul,
E pag nagpa-circumcise pa kayo para kayo maging katanggap-tanggap sa Diyos, e binabaliwala niyo ang ginawa ni Jesus. Si Jesus, hindi lang foreskin ang hiniwa sa kanya. Yung buong katawan niya, nagkalasog-lasog, nagkahiwa-hiwa, sinaksak, pinakuan, nilaslas, hinampas, para paratingin sa lahat ng tao ang pag-ibig ng Diyos. Tapos ngayon, babalik na naman kayo sa circumcision, edi binaliwala nyo lahat yung pagod niya. Sana hindi na lang siya napagod, nagpa-circumcise lang kayo. Yun ang sinasabi ni Paul. O ngayon, o sige, pinagpipilit na nyo magpa-circumcise, sundin nyo lahat ang law. Lahat ng Ten Commandments at 613 mitzvots. Kasi kung hindi nyo rin lang susundin lahat, huwag na kayo magsikap sundin yung isa na yan. Napalitan na ng pag-ibig ni Jesus ang law. So Paul's logic here is if you depend on circumcision for identity and belongingness to God, for being forgiven and accepted by God, then you won't benefit from the work of Christ. E magsisikap ka lang naman pala on your own, edi sige na. Bali, wala pala sa'yo si Kristo. Para bang si Kristo'y gumawa ng tulay, hirap na hirap siyang gumawa ng tulay para makatawid ka, tapos hindi mo gagamit yung tulay, lulusong ka rin pala doon sa ilog, lalanguyin mo rin pilit para makatawid. Eh, may tulay nga. Kaya sabi ni Paul, hindi nyo na kailangan gawin yan. If you depend on obedience to the law, if you depend on works to be accepted by God, then you have to obey not only one ordinance, like circumcision, but all ordinances. Siyempre, everything or nothing. Kung magiging mahigpit ka sa isang bagay, higpitan mo na sa lahat. Ngayon, kung hindi mo naman masusunod lahat, edi huwag mo na rin ipilit yung isa man lang. Kasi, symbolic yan eh. At ito, dinugtungan naman ni James. Sa James 2 verses 10 to 12, if you obey every law except one, you are still guilty of breaking them all. Speak and act like people who will be judged by the law that sets us free. Si James man, ang kapatid ng Panginoong Jesus, sabi niya, eh kung pipilitan mo rin lang sumunod, sundin mo lahat. Kasi pag may isa kang hindi nasunod, kahit isa lang, ang katumbas niyan, hindi mo rin sinunod lahat-lahat. Sabi ganun, magpasakop na lang kayo doon sa isang batas, yung batas na hindi nagkokondena, kundi yung batas na nagpapalaya. At ano yung batas na yon? Yung grasya ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Because you cannot work enough to earn your salvation, depend on the work of Jesus that is complete and perfect. And whenever you try to amend it, whenever you try to add something to it, or to add even just one sacrifice to earn merits and salvation, you are actually ignoring the free salvation being offered by Jesus. So don't bother kung isang law lang ang susundin. Don't depend on the law that condemns. Galatians 5:4, Paul continues, and if you try to please God by obeying the law, you have cut yourself off from Christ and His wonderful kindness. Pinasimple ni Paul ang pag-unawa doon sa complex idea. Pag iginiit nyo na magpa-circumcise para kayo maging katanggap-tanggap sa Diyos, iniisnab nyo ang offering ni Christ, yung kanyang mga dugo at sugat para mabigyan kayo ng libreng kaligtasan. If you try to win God's acceptance by obeying do's and don'ts, you render Christ useless. You depend on your own performance for salvation and your good standing with God, not on the perfect work of Jesus. Galatians 5:5-6, Paul continues, but the Spirit makes us sure that God will accept us because of our faith in Christ. If you are a follower of Christ Jesus, it makes no difference whether you are circumcised or not. All that matters is your faith that makes you love others. May idinagdag si Paul na bagong element. Gusto niyong masyahan ng Diyos? Gusto niyo siyang bigyan ng kaluguran? Gusto niyong patunayan na oo nga, anak na kayo ng Diyos?
ang bigyang diin ninyo ay yung pananalig kay Jesus na nagbubunga ng pag-ibig. Hindi yung pananalig na nagbubunga ng circumcision. Yung pananalig na nagbubunga ng pagiging maibigin sa kapwa. Mapapatunayan ninyo na anak na kayo ng Diyos kung kayo'y maibigin. Hindi yung pinag-aaway-awayan nyo yung mga doktrina na yan, eh away nga yan eh, hindi yan pagiging maibigin. Kaya kahit anong doktrina pa yan, lalo lang lumalabo kung anak nga kayo ng Diyos. So God's acceptance of us does not depend on what we do or not do. God's acceptance of us depends on our faith in Christ. A faith that leads to being loving. Hindi faith that leads to being self-righteous. Hindi faith that leads to being quarrelsome in areas of doctrine. But faith that leads to love. Followers of Jesus are not to be known according to circumcision or non-circumcision, not according to obedience to do's and don'ts, not according to their physical distinction. Kahit hanggang ngayon, buhay na buhay pa yung mga conservative believers na yon, na ipinipilit nila, patunayan mong anak ka ng Diyos sa itsura mo. O magpa-circumcise ka, o ganito dapat ang buhok mo, hindi ganyang kaiksi, o hindi ganyang kahaba. Kaya yung mga ibang Christian na mga modern-day Pharisees, ang pinakamadalas mong marinig sa bibig nila, ganyan ba ang Christian? Uusigin ka. Kasi sa kanila, may itsura dapat ang Christian eh. Physical. Yan ang Jewish and traditional burden, which Jesus removed not only from the Israelites, but from the Gentile believers who will become His people. That Paul has been trying to stop others from putting back on the shoulders of Gentile believers. Sinasabi ni Pablo, sasayangin niyo ang pagod ni Jesus kung ang lahat ng naniniwala sa Kanya ngayon ay pabubuhatin niyo na naman ang napakaraming do's and don'ts. So followers of Jesus will be known by their faith that is best expressed in love. Eh syempre, pag sobra ka mahigpit sa mga doktrina, you can hardly be loving. Kasi lagi kang may judgment. Wrong yan. Right ito. Hindi maganda yan. Ito yung maganda. At pag nagpataw ka na ng judgment, syempre, meron ng kasamang parusa. Parusahan, ang guilty. Itakwil, itiwalag, idisiplina. So sabi ni Lord, love na lang tayo. Ako na lang ang aako ng lahat ng kaparusahan. Tapos ganyan, ipapatong mo na naman sa shoulder ng iba. John 13, 34 to 35, ang sabi ng Panginoong Jesus, "But I am giving you a new command. You must love each other just as I have loved you. If you love each other, everyone will know that you are my disciples." So ito yung final identity ng mga anak ng Diyos. Hindi nakikipagbakan sa doktrina, hindi itsura ng katawan o pananamit, love. Sabi ni Jesus, gusto niyong patunayan sa mga tao na kayo aking mga disipulo, sa pamamagitan ng pag-iibigan sa isa't isa, doon niyo mapapatunayan yan. Hindi yung maiksi ba ang buhok mo, babae? Mahaba ba ang buhok mo, lalaki? Nakapalda ka ba, babae? Wala ka bang hikaw, lalaki? Wala ba kayong tato? Ano ba ang ayos mo? Hindi yon, kundi loving ka ba? Mahirap bang maintindihan yan? Madali naman. Sikapin lang intindihin. Hindi pure ba ang doctrine mo? Kundi loving ka ba? Loving ba ang pamamaraan mo? Suriin ko ano ang loving at mapagmahal na pamamaraan dahil yun ang gusto ni Jesus na distinction ng kanyang mga alagad. So sa pagpapatuloy ng Galatians ni Paul, chapter 5, verses 7 to 10, "You were doing so well until someone made you turn from the truth. And that person was certainly not sent by the one who chose you. A little yeast can change a whole batch of dough, but you belong to the Lord. That makes me certain
makes me certain that you will do what I say instead of what someone else tells you to do. Whoever is causing trouble for you will be punished. So may historical context. Tinuruan ni Paul ang mga Galatians ng salvation by faith in Jesus, salvation by grace, that the work of Jesus becomes beneficial to you. You don't have to do the same works, that you don't have to be Jewish to become Christian. Pagtalikod niya, may sumingit na nagturo ng iba. Sabi, aba, kailangan kayong patuli. Kung hindi, hindi kayo anak ng Diyos. Kailangan ganito, kailangan ganon. Kaya sabi ni Paul, alam nyo, ang ganda-ganda na sana ng performance nyo eh. Pero may dumating lang bigla, iniba na. Nagulo na kayo. Alam nyo, yung kaprasong lebedura, nakakapagpaalsa yan ang tinapay, sabi niya, ngayon, nag-aalsahan kayo dahil nataniman kayo ng ganitong ideya. Nakakatiyak ako na yung nanggulo sa inyo, parurusahan niya ng Diyos. Sabi ni Paul. Now the flock that started out depending on God's kindness was being bothered when someone came and taught them to depend on works again. To depend on their own performance, to depend on legalism. My dear brothers and sisters, that still happens today, not only to the Galatians in Paul's time. Ngayon, mayroon pa rin modern day enemies of freedom in Christ. Mga taong magsasabi na naman sa inyo ng kung ano-ano mga bawal, kung ano-ano mga pagpigil na mauobliga lang tayo lahat maging mapagkunwari. People come to you to bring salvation by grace at first, then proceed to oppress you with demands of works, legalism, and obedience to do's and don'ts, which are so physical, so superficial, so trivial. Hanggang ngayon, kailangan ang buhok mo ganito kahaba, kailangan nakapalda ka lang, kailangan ganito't ganon. Yan din yun, walang pinag-aiba. Ganito dapat ang ayos mo at ang gupit mo. Kaya lahat ng mga Kristiyano tuloy nagiging judgmental dahil, di ba sabi ni Pastor, dapat ganito lang yung buhok? Ba't ganyan ang buhok mo? So sila ngayon magtutulig sana. Di ba ganito't ganon? Di ba dapat ang babae hindi nagpapantalon? E paano ko ang mga convert mo ay taga-Sulu, mga babae doon nakapantalon? Paano kung sa Pakistan ka nag-mission, ang mga babae din doon nakapantalon, anong gagawin mo? Pagpapaldahin mo? Mga personal preferences sa pampahirap ng ordinaryong buhay, hindi naman dapat issue, nagiging issue. Mga issue ng tattoo na yan, ang dalas-dalas itanong dahil marked daw ng slavery nung araw yun eh. Nung araw yun, pag may tattoo ka ba ngayon, ibig sabihin slave ka. Hindi naman, di ba? May iba ng kahulugan yan ngayon. Hindi naman ako nag-a-advocate ng pagtatato. Pero ang point ko, hindi yung ganyan ka-big deal para pag-awayan. Marami naman talaga hindi binabagayan, mukha mabantot. Di ba? Pero merong admittedly yung iba, nakaka-enhance. Pero hindi yan big deal. Hindi para ipagpakamatay mo o ipamatay mo ng iba. May mga obsession pa ngayon, which Bible version to use. Nakuy, ganyan lang pala yung version mo, satanic yan. Yung version ko, angelic. Maraming ganyan. Ano ang music ninyo? Demonic ng drums, hindi yan dapat gamitin. May magtatanong pa, pwede po ba akong kumanta ng secular music? Wala namang secular at walang sacred music eh. Classification lang yan, artificial. Pagka ang kanta ay tungkol sa kagandahan ng bulaklak, secular ba yon? I would call that a worship music because God creates flowers. God creates the world. God owns the world. The earth is the Lord's and everything in it. Depende naman siguro kung anong kinakanta mo tungkol sa bulaklak. Dahil may mga kanta tungkol sa bulaklak na malaswa. So ano yung content? Ano yung handling of the subject matter? Yung bang kumakanta ka ng nagagandahan ka sa kalikasan? Secular ba yun? Sino bang lumikha ng kalikasan? So napaka-importante na makalaya tayo sa mga pampahirap ng buhay. Hindi puro bawal. Madalas yan tanong mga Christians, bawal po ba this and that? Mga kapatid, pag nagtatanong kayo kung bawal ito at bawal yon, meron kayong sinasabing mensahe na hindi nyo alam sinasabi nyo. Ang totoong sinasabi nyo, pagbawalan mo ako.
Eh, tinatanong mo kung bawal at hindi. Di pag sinabing bawal, obligado ka na ngayon sumunod. At marami mga napapahamak na converts. Kasi, darating sa iyo ang isang missionary, ang isang religious leader o teacher, sasampahin ka sa bahay mo, kakausapin ka. Ang unang iaalok niyan, kaligtasan kay Jesus. Pagmamahal, pag-ibig. Sino nga bang tatanggi doon? Pero pag tinanggap mo na ang mga kasunod na, sangkaterbang bawal na. Nakulong ka na. Siyempre, sa simula, pag-akyan niya, hindi naman sasabihin, alam mo, babawalan kita, papaayos kayong ganito mo, ganun. Hindi, siyempre. Pero pagkatapos doon, kung nakuha ka na nila, kasunod na ngayon lahat yung religious slavery. Sa Matthew 23:15, nagagalit ang Panginoon sa ganitong mga klaseng misyonero. Sabi niya, "Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You travel over land and sea to win a single convert. And when he becomes one, you make him twice as much a son of hell as you are." Mga mabigat na pangungusap galing sa Panginoong Jesus. Sabi niya, sumpain kayo. Mission pa kayo ng mission. Ang layo-layo na pinupuntahan ninyo para lang meron kayong mahikayat. At oras na na-convert nyo, ginagawa nyo pang doble ang kadimonyohan kaysa kadimonyohan nyo. That's the word, if you'll translate it directly. Ayaw na ayaw ni Lord yung mga pahirap sa tao na hindi kailangan. Ayaw na ayaw yung mga nakakasakal na mga pagbabawal. Ayaw na ayaw niya yung paggagaling-galingan at paghahari-harian ng mga conservatives. Kaya naman, pagka-submit ka ng submit dyan, tatanungin mo pa siya, bawal ba to? Bawal yun. I-encourage na kakaroon ng mga church bullies, which we discussed the other time. Soul winning muna daw sa simula, pagkatapos, religious oppression. At pag naging member ka, isasama ka nila sa napakaraming gera. Makakalaban mo mga kamag-anak mo, makakalaban mo yung mga kaibigan mo, makakalaban mo yung mga ibang Christian din, yung mga ibang denomination. Parang nananahimik yung buhay mo, ginulo nila, ginawa kanilang member, para ka lang isabak sa walang katapusang gera. Habang lagi kang inuuto na yun ang gusto ng Diyos. So yung ganitong klase mga pagtuturo, first, let me serve you. Ganyan yung approach. By bringing my religion to you. Ang kasunod nun, now let me enslave you with doctrines of do's and don'ts. Pag may mga kapatiran tayo at kapatid na napunta sa ganyan, dapat kumawala. Galatians 5:13-15, sa pagpapatuloy ni Paul, "My friends, you were chosen to be free. So don't use your freedom as an excuse to do anything you want. Use it as an opportunity to serve each other with love. All that the law says can be summed up in the command to love others as much as you love yourself. But if you keep attacking each other like wild animals, you had better watch out or you will destroy yourselves." So si Paul naman, hindi naman ka mo ibig sabihin na free ka in Christ, eh pakawala ka na sa buhay at kahit ano na lang. Paul also cautions against abuse of freedom in Christ. Sabi niya, hindi naman ko mo sinabi nating free kayo in Christ, darating na kayo sa church ng hubot-hubad. Wala na kayong pakialam sa iba na may bisyo kayo, naninigarilyo kayo, nausukan yung iba, inconsiderate kayo. Nananamit kayong na sobrang nakakaakit, yung tuloy gusto magpakabanal, natisod na dahil sa'yo. So, ibig sabihin yan, hindi naman kung mo-free ka, gagawin mo na lahat kahit nakakatisod na sa kapwa, kahit na napapasama na sila. So, be free not to do evil, but to do good. Be free to love. At mahalaga sabi, love others as you love yourselves. Attacking and destroying each other, which many Christians are in professional levels of business to do. Attacking and destroying fellow believers would only backfire and would be self-destructive. So you don't attack believers. Sometimes you criticize an idea, but don't make it personal. And make sure that you are doing it only because you are promoting love and not slavery. So mga kapatid, simple lang ang mensahe ni Paul, be free in Christ. Be free from needless religious regulations.
our life with God is not a matter of do's and don'ts. So you ask yourself, what is needless and what is needful? Needless regulations prohibit you from doing many things. Needless regulations prohibit you from doing what is not really destructive to you and to others. It prohibits you from enjoying freedom in Christ. Paano malalaman kung ano yung sinasabi natin, di naman kailangan ipagbawal na yan? Yung mga hindi naman talaga nakakasira sa'yo at sa kapwa. Wala naman talagang actual damage. Hindi na dapat pinagbabawal yun. Christians are free to do anything that Jesus does not prohibit. It is important for us to internalize that. Jesus came to reinterpret the law. Jesus came to make heaven closer to the people. Jesus came to define the image of God in His own person. Jesus came to personify godliness. So what Jesus never prohibited should not be prohibited by anybody. And what Jesus said should be done, should be done. Siya ang standard. Walang iba. Siya ang dapat manaig. Hindi ko ano-ano mga kaugalian, hindi ko ano-anong mga pagbabawal, kundi kalayaan na may pag-ibig. Tandaan ninyo, ang kalayaan na may pag-ibig ay isang kalayaan na hindi magiging abusado. Hindi kalayaan na mananakit ng kapwa. Kasi may pag-ibig. Ikaw na ngayon ang pumipigil sa sarili mo dahil hindi magiging maibigin yung gagawin mo eh. Pero hindi iba ang nagsasabi sa'yo noon. Ikaw mismo. So be free from the need to perform and to pretend. Be free from religious slavery, which means be free from the control of religious personages. You are nobody's slave. Dapat meron ka lang self-control. Isa yan sa mga fruit of the Spirit, self-control. Not being controlled by some deacon or deaconess or elder or whoever. Don't let anybody control you. You have freedom in Christ, but you exercise self-control because that is loving and that is decent. Be free from needless guilt. Ang dami ko naka-counsel sa Facebook, kaya nga nauubos ang oras ko dyan. Kasi at least, hindi nila kailangan dumating sa office, tumawid ng traffic at ang dagat. Madali, nakakapag-usap na kayo, kaya gusto ko yung medium. Dahil ang dami mga tanong ng mga tao, guilty po ako dito. Tatanong ko, ba't ka nagigilty tungkol dyan? Yung pala, hindi naman talaga dahil Diyos ang may utos na mag-guilty siya. Cultural and religious conditioning lang. Mahirap yung may guilt ka eh. Tapos hindi naman pala necessary. Dala-dala mo. Parang yung lagi kong kinukwento sa inyo na may taong nagbubuhat ng mabigat na baggage, may dumaan na pick-up sa kanya, naawa yung driver, pinasakay siya sa likod para huwag na siya magbuhat. So sumakay naman. Pero nung lingunin, matapos ang mahabang biyahe, nilingunin itong driver yung pasahero niya sa likod ng pick-up, buhat pa rin pala niya yung dala niya. Sumakay pa raw. Ganun ang maraming Kristiyano. Nakasakay na kay Kristo, nagbubuhat pa ng hindi kailangan. At kadalasan kasi pinagbubuhat sila ng kapwa believer nila na nagmamagaling, na kumukontrol sa kanila. Ano mga kapatid ang equivalent sa buhay natin ngayon ng circumcision na tinatalakay ni Paul? Let's go beyond circumcision now and make circumcision a symbol of all the other things that conservative Christians are imposing on people that Paul says, no, no need, you're already free. Mga outward, physical, and shallow signs of godliness based on appearance, on diet, on an exclusive and separatist identity. Show your belongingness to Christ through love, not through your appearance. Although by your appearance, you can edify others, encourage them instead of seduce them or turn them into critics, that's kindness. So let's exercise that kindness. But you really want to prove to everyone that you are a child of God? Be loving. Unloving ways only show where and to whom one really belongs. Namnamin natin mga kapatid at maipamuhay natin yung freedom in Christ. Hindi license to do anything that harms others, but freedom to do anything that is not harmful to you or to others. Maraming malalaglag sa mga listahan nyo ng don'ts. Mas lalaya tayo,
mas luluwag tayo sa buhay. But remember, a true godly life will continue to exercise self-regulation and self-control. Ama namin sa langit, papagliwanagin mo sa amin ang napakahalagang usapin na ito. Ano ba talaga yung mga bawal at ano ang hindi? Turuan mo kaming ma-realize, Lord, na kami isa-isa individually accountable to you. Kaya matuto kami ng self-control, self-regulation. Pero huwag kaming pa-control at pa-regulate sa ibang tao. Nakapwa din naman na makasalanan namin at pinatawad nyo lang. Kapwa lang din naman kami tumatanggap ng inyong grasya. Teach us not to be slaves of others, but to stand for and to enjoy our freedom in Christ with responsibility. At nawa, Panginoon, huwag kami ang maging guilty of controlling others. Huwag kami ang mga maging guilty of making people become bad because of the regulations we enforce on them that forces them to become hypocritical. Turuan niyo kaming managot para lang sa aming sariling mga ginagawa. Makalaya nawa ang iyong mga anak, lalo ang iyong church, from needless regulations being imposed by a few people who insist on legalism, who insist on making the lives of believers difficult. Turuan niyo kami, Lord, to recognize this and to be free. Pagbulay-bulayan natin ito, mga kapatid, kung paano tayo na aabuso o nang aabuso, kung paano tayo nangongontrol o nakokontrol ng iba. You are free in Christ. Take that freedom and bring it to higher levels. Sa ilang saglit, mag-isip-isip tayo at magmuni-muni kung paano ang mga katotohanan ng kalayaan sa Panginoon ay magiging totoo sa atin. At paano natin papayagan ng kapwa na mamuhay din ng may kalayaan. Lord, continue to illuminate our minds. Continue to let us understand deeper Paul's message to the Galatian believers.